nung makuha ko po yung result, tuwan-tuwa po ako dahil normal na yung resulta ng ultrasound. Wala na yung bukol, wala na yung cyst sa right ovary ko, at saka manipis na rin po yung lining ng matres ko. Ako si Evelyn Rebay, 46 years old, taga Silang, Cavite, at ito ang aking kwentong salveyo. June 2019, naging abnormal po yung bleeding ko. Napansin ko, isang linggo na siya. Sabi ko, pag umabot pa po siya ng 15 days, magpapacheck up na po ako. After 12 days, nag-stop po siya. Pagkalipas po ng 5 araw, nag-bleed na naman po ako hanggang sa umabot po siya ng mag-iisang buwan na. Kaya doon na po ako nag-decide na magpa-check up po kasi masama na yung pakiramdam ko, nangihina na ako, at hindi na normal yung pakiramdam ko. Tapos nung nagpa-check up po ako, yung naging result po ng ultrasound ko ay nagkaroon po ng systolic follicle, at ang result po noon, meron din po makapal na lining ang aking uterus, sabi po ng aking OB-GYN. So, in-advise niya po ako na magpa-DNC. Tapos, tinanong ko po siya kung magkano yung magagasto. So, binigyan niya ako ng quotation. Umabot po siya ng 35 to 45,000, which is hindi ko po kaya dahil nung time na yun, wala kaming pera, hindi namin kaya yung ganun kalaking halaga. Mahal po siya talaga. Kaya tiniis ko siya kahit mahirap magpa-check up kasi yun lang po yung kaya namin sa budget. So nung inulit siya, ang naging resulta niya, meron po nakita cyst sa right ovary ko. Kaya ini-schedule po ako ng operation ng March 27. Pero hindi na po ako doon nakabalik kasi nag-lockdown na po ng March 15 po. Napilitan po akong mag-leave sa trabaho kasi nahihirapan po ako doon sa sitwasyon ko na every time na sa office ako, yung inconvenience na nararamdaman ko sa trabaho ko, nahihiya ako sa mga ka-opisina ko, sa mga kasama ko sa barangay dahil minsan natatagusan yung suot kong damit. Hindi ko po pwedeng ipagsapalaran yung buhay ko dahil may tatlo po akong anak. Iniisip ko po sila, kung hindi ako magiging okay, wala na pong mag-aalaga sa kanila. Nung mga time na yun na nasa bahay ako, tiniis ko na lang po yung sitwasyon. Although bedrest ako, kahit pambili ng diaper, wala. Naglalampin ako, tapos nagsasapin lang ako ng karton sa higaan para lang hindi magkalat yung dugo. Pinush ako ng biyanan ko na subukan kong mag-inom ng herbal. Kasi sabi niya, mahirap magpa-hospital ngayon dahil imbis na yan lang yung sakit mo, baka magka-COVID ka pa. Yung mga iba-ibang mga herbal na in-offer nila sa akin, sinubukan ko po yung inumin. Baka sakaling ang gumaling ako. Nag-search po ako sa Facebook. Nakita ko nga po si Salveo Barley. Sa dami ng nutrients ng Salveo Barley, baka ito yung makatulong sa akin para gumaling ako. So sinikap kong magawa ng paraan by November po, na-avail ko po si Salveo Barley Grass. Tapos sinubukan ko po siya, tinikman ko po siya for 1 week. Trinay ko po siya sa 2 scoop sa isang basong tubig. Okay naman po yung lasa niya, masarap siya. So tinuloy-tuloy ko lang po. And then after 1 week, nagdagdag po ako ng dosage. Kasi nakaramdam ako ng magandang pakiramdam eh. Kaya ang ginawa ko po siyang 4 scoops sa isang baso. Tinitake ko po siya ng 3 beses sa isang araw. By March 2021, pakiramdam ko magaling na ako. Kasi wala na akong nararamdamang sakit sa katawan. At saka po yung bleeding ko na inaabot ng halos isang buwan. Isang linggo na lang ngayon. By July 2021, nakabalik na po ako sa work. Noong November 2021, nag-decision po ako magpa-check up. Sabi ng OB-GYN ko, magpa-ultrasound ka. Nung makuha ko po yung result, tuwan-tuwa po ako dahil normal na yung resulta ng ultrasound. Wala na yung bukol, wala na yung cyst sa right ovary ko, at saka manipis na rin po yung lining ng matres ko. Si Salveo Barley Grass lang po talaga nagpagaling sa akin.
Kasi wala po ako talagang ininom na iba na kahit anong gamot kundi si Salveo Bardigas lang. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako kay God dahil si Salveo Bardigas ay ginamit niya po para mapagaling niya po yung aking cyst at saka yung abnormal bleeding na experience ko po ng mahabang panahon.